The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Luke. Glory to you, O Lord. Jesus said to his disciples, suppose one of you has a friend to whom he goes at midnight and says, friend, lend me 3 loaves of bread, for a friend of mine has arrived at my house from a journey, and I have nothing to offer him. And he says in reply from within, do not bother me, the door has already been locked, and my children and I are already in bed. I cannot get up and give you anything. I tell you, if he does not get up to give him the loaves because of their friendship, he will get up to give him what he needs because of his persistence. And I tell you, ask and you will receive. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. For everyone who asks receives, and the one who seeks finds, and to the one who knocks the door will be opened. What father among you would hand his son a snake when he asks for a fish, or hand him a scorpion when he asks for an egg? If you then, who are wicked, know how to give good gifts to your children, how much more will the Father in heaven give the Holy Spirit to those who ask him? The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Please be seated. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon na sa ating pagdadasal, dapat tayo ay maging matiyaga, ngunit huwag maging makulit. Iba ang matiyaga, iba ang makulit. Ang matiyaga, marunong maghintay. Ang makulit, apurado, nagmamadali, namimilit, paulit-ulit, at kung hindi po nagbigyan, maaring mang-away at manakit. Ang matiyaga, marunong maghintay dahil siya ay may pag-asa. Alam niyang sa tamang panahon at sa tamang paraan, ibibigay sa kanya ang kanyang hinihingi. Ang makulit, apurado dahil takot maubusan, takot mawalan, takot maunahan ng iba, takot matalo, takot mapag-iwanan. Ang matiyaga, mapayapa. Ang makulit, tensyonado. Ang matiyaga, nakakatuwa. Ang makulit, nakakainis. Isa sa mga tao na nakita kong matiyaga ay ang mga masisipag na mga magsasaka. Kasi sila, marunong maghintay. Hindi nagmamadali. Alam nila ang tamang panahon ng kanilang tinanim o pinunla ay mamumunga. Naghihintay sila. At sila ay laging may pag-asa. Kahit na kuminsan pinadapa ng bagyo ang kanilang mga tinanim, sinira ng baha, tinuyo ng El Nino, natake ng mga peste, hindi sila sumusuko. Tuloy pa rin. Nagtatanim pa rin. Hindi sila huminto. Hindi siya nasisiraan ng loob. Ang kanilang sinasabi ay, habang may lupa, may pag-asa. At eto din dapat ang ating pananaw. Habang may buhay, may pag-asa. Hindi tayo sumusuko at humihinto. Maring makaranas tayo ng pansamantalang kabiguan, pansamantalang pagkatalo. Maring hindi natin nakuha agad ang ating hinihingi o hindi binigay ang ating hinihingi. Maring nakaranas tayo ng kasawian. Maring hindi tayo gumagaling sa ating sakit. Maring hindi tayo nakakaraos sa ating kahirapan.
Maring hindi pa rin natatapos ang kaguluhan sa ating pamilya at sa ating kapeligiran, pero hindi tayo nawalan ng pag-asa. Yan ang matiyaga. Hindi nawawalan ng pag-asa. Kaya ito ang simpleng paalaala sa atin ng ating Ebanghelyo ngayon. Sa ating pagdadasal at sa larangan ng buhay, tayo ay maging matiyaga, ngunit huwag maging makulit.